kapatid, ang topic natin ngayon ay tungkol sa mga dhurufuz zaman. Ito po ay ginagamit sa mga oras o mga panahon. Ang ibig sabihin ng dhurufuz zaman ay mga kondisyon ng oras o panahon. Meron akong sinulat dito na Latin dalawa. So, babanggitin natin ito, isa at isa, at bibigyan natin siya ng example o halimbawa kung paano gagamitin yung mga ano na to, yung mga letra na to o mga words na ito. Una-una ay mubakiran, ang ibig sabihin ay maaga. Yan po, nakasulat, may color na blue. So gagawin natin na pangungusap. Example, dhahabtu ilal madinati mubakiran, or dhahabtu ilal madina mubakiran. Ang ibig sabihin ay nakapunta ako ng city na maaga. Yun po. Ibig sabihin, nakapunta ka ng city na sobrang aga. Yun po. Pangalawa naman ay mutaakhiran. Mutaakhiran. Ang ibig sabihin ay late. Yun po. So gamitin natin pangungusap. Example, jetu mutaakhiran. Ang ibig sabihin ay dumating ako ng late. Or late ako dumating. Yun po. Po ang ibig sabihin. Pangalawa naman ay galiban. Ang ibig sabihin ay madalas. Yun po, nasa color blue. Ang ibig sabihin. Example, gawin natin sa pangungusap. At tulabu yataakharuna galiban fi darsihim. At tulabu yataakharuna galiban fi darsihim. Ang ibig sabihin ay ang mga estudyante madalas nalilate sa kanilang klase. Yun po ang ibig sabihin. Pangapat naman ay naziran. Ibig sabihin ay bihira. Nandiyan po yung meaning sa naka-color blue. So gawin natin pangungusap. Example, alhasanatu taqa'u alal insani naziran. Alhasanatu taqa'u alal insani naziran. Ang ibig sabihin ay ang kabutihan bihira lang siya mangyayari sa mga tao. Yan po ang ibig sabihin. Panglima naman ay ahayanan. Nandiyan po lang meaning niya. Ang ibig sabihin ay minsan. Yan po ang kahulugan. Example, gagawin natin siyang pangungusap. Example, ataakharu ahayanan. Ibig sabihin ay minsan nalilate ako. Yan po ang ibig sabihin. Pang-anim naman ay akhiran. Ibig sabihin ay sa wakas. Yun po ang ibig sabihin. So gawin nating pangungusap yung letrang yun or yung words na yun. Example, sabihin natin akhiran kad ataytu. Ang ibig sabihin ay, ang ibig sabihin po, sa wakas dumating din ako. Yan po ang ibig sabihin. Pangpito naman ay gadan. Ang ibig sabihin ay bukas. Yan po ang meaning niya. So gawin nating pangungusap. Example, sa'altaqi sadiqi gadan. Ibig sabihin ay, imimit ko ang aking kaibigan bukas. Yan po. Pangwalo naman ay al-an. Ang ibig sabihin ay ngayon. Yan po. Nandun po yun, naka-color blue. Example. Sa sample natin, gawin natin pang-usap. Sa'adhabu ila abi al-an li ziyaratihi. Sa'adhabu ila abi al-an li ziyaratihi. Ibig sabihin ay pupunta ako sa aking tatay ngayon upang bisitahin siya. So yun po ang ibig sabihin. Number 9 ay takriban. Ibig sabihin ay halos. Example, gawin natin siyang pangungusap. Al-masafatu bayni wa bayna sadiqi takriban 5 meter. 5 meter, yun po. Ang ibig sabihin ay ang distansya nang pagitan ko at ng aking kaibigan halos 5 metro. Ibig sabihin, ang distansya ko at
ng kaibigan ko ay 5 metro. Ang pang-sampo naman ay kabla, kabla. Ang ibig sabihin ay before. Before. So, gawin nating pangungusap. Sample, جئت قبل صديقي. جئت قبل صديقي. Ang ibig sabihin, ang kahulugan po ay dumating ako before before ang kaibigan ko. Before ang kaibigan ko. Dumating ako before ng kaibigan ko. Yan po ang ibig sabihin. I-edit natin. Ng kaibigan ko. Yan po. Ibig sabihin, جئتُ قبل صديقي. Ibig sabihin, dumating ako before ng kaibigan ko. Yan po ang number 10. Number 11 naman po ay بعد. 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 Ibig sabihin ay after. Sample, gawin natin siyang pangungusap. سأذهب بعد الساعة. سأذهب بعد الساعة. Ibig sabihin ay pupunta ako after ng isang oras or pagkatapos ng isang oras. Yan po ang ibig sabihin. Ang panghuli naman ay mata. 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 Ibig sabihin ay kailan. So gawin natin pangungusap. Ito po example. Mata tusafiru ilal makkati. Mata tusafiru ilal makkati. Mata tusafiru ilal makkati. Or mata tusafiru ilal makka. Yan po. Ang ibig sabihin ay kailan ka maglalakbay papunta sa Makka. Or kailan ka maglalakbay papuntang Makka. Yan po. Yan po ang ating topic tungkol sa araw na ito. Tungkol sa mga dhurufu zaman. Mga kondisyon ng oras o panahon. So, maraming salamat po. At kung nagustuhan nyo, mag-comment lang po kayo. Or mag-request kung ano yung gusto nyong gawin natin. So, gagawin natin agad-agad. At huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel upang kayo ay updated sa mga videos na aking i-upload. Maraming salamat po.